talaga kayo makukuha okay, sa akin. Wala akong maano. Sabi yun sa LJ. Hindi, iba yung ano eh, iba yung napag-usapan naming topic. Ay. So, yun yung mga dapat yun. Ha? Yun ba yung topic? Okay. Eh, ito pala sa kingitan. Kingitan, okay. Ang safe ni Joro. Oh, ay! Alam ninyo, pasmado rin yung bibig ko, pero alam talaga kayo makukuha sa akin. Wala akong maano. Welcome back, mga ka-Aldab. So, kumpirmado na nga po yung mga nababalitaan natin. Kasi sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, marami po kayong malalaman, marami po kayong maiintindihan na bagay-bagay po sa social media na kami lang pong mga updated ang nakakaalam. Kami lang po mga Alden fanatics na literal na nakakaalam na mga update na ganyan na hindi naman po talaga lumalabas basta-basta o agad-agad sa social media. Nag-aantay muna kami kung totoo nga po ba ang mga bali-balita. Kamakailan di po ba nag-shooting sina Alden Richards, si Joros at si Jeffrey Tan sa Hong Kong? Di po ba na kamakailan lang yan, ha? Pumunta sila para nga po sa part 2 ng Hello Love Goodbye na ang title na ngayon ay Hello Love Again. Dito marami silang nabanggit, maraming mga memes ang lumabas, halos napuno ang social media. Ilang linggo rin itong pinagpiestahan, di po ba? Totoo to, baka may mag-react na naman na sabihin fake news. Halos ilang linggo rin po itong pinag-usapan. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. Lalo na nga po kapag yung point mo may ganito, yung point mo may ganon. Di po ba? Tapos sasabihin nila, hindi daw totoo yung mga sinasabi ko, hindi daw totoo yung mga binabalita ko. Pero ito na nga po yung ebidensya at resibo na nagkaroon nga po ng hindi magandang pagtatalo patungkol nga po sa mga naglabasan. Di po ba nagaling ko mismo sa mga nakakasama ni Richard Paul Carson? At dito nga po, ito na nga po yung bagong ebidensya at resibo na kahit kulitin nila si Joros, eh wala po sila makukuhang kumbaga update. Dito kasi sa part ng tanong ng reporter, common sense na lang po ha, sa mga hindi nakakaintindi at hindi po nakakaunawa. Dito parang gusto kasi palabasin ng mga reporter ng TV5 at ng ABS-CBN na may issue na nga po kay Catherine, kay Alden Richards. Di po ba na parang sinasabing sila na ba? Di po ba kasi kamakailan nga lang po naglabas ng interview o inilabas ang isang interview ni megastar Sharon Cuneta sa ABS-CBN at siyempre sa TV5 na rin yan. Diba? Na kumbaga tinawagan niya si Alden Richards para nga po raw itanong kung totoo nga po bang nanliligaw si Catherine o si Alden Richards. Ano ba yan, Mr. Destiny? Alam mo kaya ka nababash eh. Ang kung nanliligaw nga po ba si Alden Richards kay Catherine? Di po ba? Maraming nag-react noon. Maraming komento yung kumbaga nabasa natin. Talagang pinagpiestahan sila. Yan naman po talaga kapag issue talaga kay Alden, pinagpiestahan. Pero mapapansin nyo yung mga katanungan doon. Mapapansin nyo yung mga comment na bakit kailangan tumawag ni Sharon? Di po ba? Hindi pa ba siya, ito base po sa mga cut din fans to, ha. Bakit kailangan pa raw tumawag? Bakit hindi pa niya sabihin direct to the point na nanliligaw na si Catherine? Si Alden Richards kay Catherine. Gayong sinabi na nga ito ni Ogie Diaz
binalita na nga po ito ni Christopher Min at ilang mga website, eh naglalabasan na. Eh ngayon sasabihin, itatanong kung nanliligaw pa ba ng... Kung nanliligaw nga po ba talaga? Di po ba? Kaya nga po madaming question kay Sharon Cuneta. Bakit hindi na lang daw po direct to the point na sinasabi niya na nakausap ko si Alden? Kumbinsido na nanliligawan niya, di po ba? Para nga po daw pumabor sa cut din yung mga sinabi. Para kasi naglaon na hindi pa alam. Real talk to, hindi pa alam ni Sharon Cuneta na nanliligaw nga po si Alden Richards kay Catherine. Maraming question kasi sinasabi nga po nila mga kaldab na hindi naman po talaga nanliligaw si Alden. Di po ba? Kasi ultimo si Sharon Cuneta, hindi niya alam na may mga ganyang issue. Kasi sa totoo lang po mga kaldab, may mga bagay-bagay po pagdating sa social media na ginagamit nga po talaga si Alden, si Catherine, para sa promotion ng mga pelikula. Para pag-usapan, lalo na po ngayon. Medyo tahimik po ngayon si Alden Richards dahil nakapokus nga po sila sa gaganapin o ipalalabas na ng malaking premiere. Ibig kong sabihin na ilo-launch na nga po nila ang Pulang Araw. Kaya nga po siguro tahimik sila dahil kailangan ng Alden at Sanya Lopez. Kasi balita ko nga po, ito nga po daw ay magkatambal. Ang magka-love team daw po ngayon sa Pulang Araw. Di po ba? O yung sinasabi ng iba, hindi Mr. Destiny, iba ata. Di po ba? Pero kaya ng sinabi ko, kailangan nilang paingayin si Sanya Lopez kasi masyadong malamig. O masasabi natin na hindi siya gaanong kainit, hindi tulad ni Barbie Portesa na talagang pinag-uusapan, pinagpepestahan. Di po ba? Yun ang pagkakaiba. Siyempre, pagdating kay Sanya Lopez, pagtahimik, hindi nga talaga pinapaboran ng GMA. At bakit nga po ba walang taping itong pinapakita? Walang behind the scene na pinopost sa social media? Nawala na nga po ba yung kasikatan? Kaya nga sabi ko sa inyo, ito na po yung kumbaga pagkakataon para ipasok nga po nila si Sanya Lopez. Di po ba? Narintok na mga kaldab. Kaya wag po kayong magulat, magtaka kung maraming maililink na naman po kay Alden Richards. Dito naman po kasi sa Hello Love Again, matagal pa po ito. Kumbaga baka tapos na nga po yung Pulang Araw, eh hindi pa na showing itong Hello Love Again. Po ba? Pero mas maaga nga po daw yung promotion. Walang pinagkaiba to since 2019, yung Hello Love Again. Na taktika naman po ito ng ABS-CBN at ng GMA Kapuso na talaga nag-click naman. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, same lang po nilang gagawin yan. Ang ibig kong sabihin, kung ano po yung ginawa nila ng taktika noong 2019 na napakahaba, ilang buwan, apat na buwan na promotion, eh nag-click naman, sulit na sulit. Hindi po ba? Eto pa, kumbaga Hong Kong, Canada, medyo malayo-layo to. Di po ba? Siyempre magpo-promote po si Alden Richards dyan sa Canada. Kaya ang sabi ko sa inyo, magantay na lang po kayo ng mga update, ganap. Di po ba? Kung kailan nga po ba ito ilalabas. Remind ko lang po sa inyo, dito po sa part ng video na to, ipapaliwanag uli po natin na kahit anong gawin po nila, tahimik na si Joros. Patunay lang po yan na may mga taong ayaw na siyang pagsalitain. Kuba kasi dito po pwede niya pong sabihin, po pwede niyang banggitin yung mga bagay-bagay na gusto niya. Gaya nga po ng sinasabi ni Joros na minsan pasmado siya, may nasasabi siyang hindi maganda o pabor sa mga iba, di po ba? Pero ngayon, kumbaga pansin nyo, nakakaiba, di po ba? Medyo tahimik siya, yung mga sagot niya, kakaiba, di po ba? Halatang-halatang may taong nasa likod niya. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, ha? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay, tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest
at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.